dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Isang pagbati ng magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng bumubuo ng iyong YouTube channel. Ako po si Vonnie, 38 years old at isa ako sa mga matatagal nyo ng listener at subscriber since 2022. Maraming istorya na akong napakinggan sa inyo at masasabi kong halos nagustuhan ko naman ang lahat. Pero ang pinaka-inaabangan ko ay ang mga tinatampok mong horror stories. Ewan ko ba, mas nag-e-enjoy ako na makinig ng mga horror kesa sa mga love stories. Kasi pag love story ay nalulungkot lamang ako. Kasi dati na rin po akong naging sawi sa pag-ibig. Anyway, ang ikakwento ko sa inyo ay hindi kathang isip kundi totoong nangyari talaga sa akin. Matagal na itong nangyari pero sariwa pa rin yon sa alaala ko, Papa Dudut. Panganay ako na anak nila Papa at Mama at may dalawa akong nakababatang kapatid, Papa Dudut. Nasa kinder school pa lamang yata ako noon at nakatira kami sa isang liblib na bayan sa Isla ng Negros. Bali kami na lang ang naiwan sa lumang bahay ng aking lolo dahil lumipat na silang lahat, pati mga kapatid ng papa ko sa Bacolod. Wala pang matino na elektrisidad noon at ang supply ay nagmumula pa sa isang generator ng munisipyo ng bayan namin. Umaandar lamang ito mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sa makatawid, pagkalipas ng alas 10 ng gabi ay tanging gasera o kandila na lamang ang mga ilaw ng bawat bahay sa bayan namin. Ang bahay ng lolo ko ay may taas at baba at ito ay halos gawa sa matigas na kahoy. Yero ang bubong at ang pangibabang parte ay gawa naman sa simento at marmol. Sa malawak na lupain nakatayo ang bahay na napapaligiran ng iba't ibang puno at mga halaman. Ang ibabang parte ng bahay ay may malawak na sala, kainan, kusina, kubeta at kwarto ng kasambahay. Sa itaas naman ay meron namang apat na kwarto, ang tatlo nito ay kayang umukupa ng anim na tao at ang isa namang kwarto ay dalawang beses na mas malaki. Sa gitna ng mga kwarto na ito ay merong pang espasyo o hall na kasinlaki din ng kwarto, Papa Dudut. Dito makikita ang mga tsinelas na nakapwesto sa labas ng mga pintuan na tuwing papasok kami ng kwarto. Umaalog kami sa loob ng bahay. Lima lamang kami ang nakatira at ang tatlo ay mga musmos pa lamang. May kasambahay pala kami pero uwian siya sa kanila tuwing gabi at babalik naman sa umaga. Napakatahimik ang isang malaking bahay na wala namang masyadong mga kasangkapan. Walang TV o radyo man lamang. Lahat ng mga gawain sa bahay ay mano-mano. Kahoy pang panggatong sa lutuan. Masuka lang bakura ng bahay dahil sa mahili magtanim ang mga lolo at lola ko. Maraming puno ng bayabas. Mayroon ding tatlong puno ng niyog, avocado, star apple, lansones, kapok o cotton tree, kamatsele at santol. Papadudot, tahimik at payapa naman ang aming pamumuhay noon sa probinsya. Pero bigla itong nagbago isang araw nang may dumating sa aming balikbayan box na galing pa sa aking tita sa States. Maraming laman ang nasabing balikbayan boxes. May mga damit, pagkain tulad ng dilata. Walang chocolates kasi matutunaw lang. Meron ding mga imported na sabong panligo, body lotion at mga mamahaling pabango. May laman din itong mga damit, karamihan sa mga pinadala ni tita ay pang matanda na. Siyempre sina Papa at Mama lang ang makikinabang doon kasi sa kanila lamang yun kasya. Pero merong isang damit akong nakita na parang swak sa akin, Papa Dudut. Isa itong sweatshirt na may hood
Kulay red at black ito at tipong ang design ng prints niya ay pang hockey. Hindi ko ito masyadong sinusuot kasi naging favorite ko siya at nanghihinayang akong gamitin palagi at baka mawala kasi agad ang imported scent niya. Nakahang siya sa corner ng kwarto namin kasama sa mga ibang damit nila Papa at Mama Papa Dudut. Wala kaming kama na magkakasya kaming lima sa higaan kaya sa banig o sa sahig lamang kami nakahilata tuwing gabi. Binitbit kasi halos lahat ni Lolo at Lola ang mga gamit nila sa bakulod kaya halos walang may naiwan sa amin. Wala din kaming maayos na aparador kaya gumawa na lamang si Papa ng sabita ng mga damit namin na panlakad. Isang simple na kahoy na pinako sa kanto ng kwarto namin na nakadugtong sa dalawang dingding. Isang gabi, patay na ang generator sa bayan namin, nagising ako bigla at nakita ko na gasera na lamang ang ilaw namin. Maliit ang siga nito na sadyang ganoon para makatipid o umabot sa umaga ang gas na laman ng gasera. Palagi itong nakapwesto malapit sa pintuan sa sahig ng kwarto namin. Ang sinag nito ay tumatama lamang sa pwesto namin kasi may lamesa at mataas na aparador na nakaharang sa gilid ng pintuan ng kwarto. Nakapwesto ako palagi sa pinakagilid ng banig katabi ng bintana. Katabi ko si Papa tapos si Mama at mga maliliit kong mga kapatid. Umakma akong tumihaya at bigla akong napatingin sa kanto sa pwesto ng mga nakahanger namin ng mga damit. Bali sa paanang kong ito ay damita namin. Madilim ng kaunti ang sulok na ito kasi hindi masyadong natatamaan ang ilaw ng gasera. Ilang saglit pa ay napapansin ko ang aking sweatshirt na tila lumiliwanag ito ng paunti-unti. Sa lahat ng nakahanger na damit ay tanging siya lamang ang parang buhay. Unti-unti itong lumobo na parang may sumuot pero wala namang laman na nakikita at yung liwanag ay parang flashlight na inilagay sa loob ng sweatshirt at nakatutok ang sinag pataas hanggang sa tumama sa uluhan ng hood. Habang titig ako ng titig papadudot sa sweatshirt, nararamdaman ko na parang may taong nakasuot nito. Hindi ko na kinaya ang takot ko. Parang sa sabog ng dibdib ko at niyuyugyug ko na si Papa para magising siya. Umiiyak na nga ako sa takot. Papa, Papa, gising! Nagpapanik na wika ko habang niyuyugyug ko si Papa. Pero yung tingin ko ay hindi umaalis sa lumiliwanag kong sweatshirt. Para kasing humihinga siya ng kusa. Ilang sandali pa ay napagising ko rin si Papa at naisabi ko sa kanya ang mga nakita ko. Paglingon ko uli sa damita namin, eto ay madilim na uli na parang walang nangyari. Bumangon si Papa at pinuntahan ang sinasabi ko. Hinawi niya at kinapa ang mga damit. Wala naman dito ang sinasabi mo, matulog na tayo ulit. Tila naiiritang wika sa akin ng tatay ko. Wala naman akong magawa noon kundi ang pilitin ko ang aking sarili na matulog na. Pero Papa Dudut, hindi talaga ako nakatulog ng gabing yon. Dahil kahit na nagpapaligsahan pa sina Mama at Papa sa paghilik ay ramdam na ramdam ko pa rin ang sobrang takot. Yung pakiramdam na may nagmamatyag sa iyo pero hindi mo alam kung sino. Muli kong idinilat ang aking mga mata at napatingin ako sa mga nakasabit na damit, Papa Dudut. Kitang-kita ko na parang may pigurang nagtatago sa likod ng mga nakahanger na mga damit. Ilang beses akong kumurap sa pag-aakalang na mamalik mata lamang ako. Pero hindi umalis ang figura, Papa Dudut. Mamayang kaunti nakita kong gumalaw ito at para bang lalabas na siya sa pinagtataguan niya. Doon ay unti-unti ko napagtanto na yung figura ay isa palang makapal na usok na itim na naghuhugis babae. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil nababalot nga ito ng usok. Hindi ko rin alam kung may suot itong damit o wala. Hanggang sa tuluyan na siyang lumabas sa damitan, doon ay humarap siya sa akin. Dahil sa takot ay napatalukbong ako ng kumot at naiiyak na noon sa sobrang takot. Mamayang kaunti ay may sumitsit na malapit sa pwesto ko na para bang sinasabi niya sa akin na tanggalin ko na ang aking talukbong. At yun nga ang ginawa ko.
Pero pinagsisihan ko yon ng malaki. Dahil pagtanggal ko ng talukbong ay bumungad agad sa akin ang mukha ng isang babae, mabutla at namumula ang kanyang mga mata. Matatalim din ang kanyang mga ngipin at parabang sasakmalin ako. Dahil doon ay napasigaw na ako sa sobrang takot. Hanggang sa makaramdam ako na tila may sumasampal na sa mukha ko. Pagdilat ko ng mata, nakita ko sina Papa at Mama na ginigising ako. Binabangungot ka anak, wika ni Mama sa akin habang sinusubukan niya akong pakalmahin. Halos maiyak naman ako nung ikinuwento ko sa kanila ang aking napanaginipan. Agad naman akong niyakap ni Mama at pinatahan. Huwag kang matakot, hindi totoo ang panaginip. Sa susunod ay magpipray ka palagi kay Papa Jesus ha, para hindi ka makapanaginip ng nakakatakot, wika ni Mama sa akin. Si Papa naman ay lumapit sa damitan at inisa-isa niya ang mga damit na nakahanger. At doon ngay napukaw ang kanyang atensyon sa sweatshirt na kanina lang ay nakita kong nagliliwanag. Kinuha niya yon at napansin ko sa kanyang mga mata na tila ba may naalala siguro siya sa kanyang hawak. Ano yung tinitingnan mo dyan, Delio? Tanong ni Mama sa aking ama. Pero sa akin bumaling noon si Papa at nagtanong. Ito yung sinasabi mo kanina na nagliliwanag at parang may nagsusuot? Ani habang hindi inalis ang kanyang tingin sa kanyang hawak. Napatango naman ako bilang tugon. Pagkatapos ay muling ibinalik ni Papa sa damitan ng sweatshirt na hawak niya at hindi na kumibo sa akin. Samantala kinaumagahan ay nagkaroon ako ng lagnat. Hindi na ako pinilit ni Mama na bumangon at sa halip ay doon na lamang niya ako pinakain sa kwarto ng lugaw na may itlog. Tapos gatas. Pagkatapos noon ay binunyasan niya ako ng basang bimpo at pinalitan ng bagong damit. Pagkaraan noon ay pinagpahinga na niya ako at nagbili na tawagin ko lang siya kapag kailangan niya ng tulong ko. Pag alis naman ni Mama ay sinubukan kong matulog pero nagising din ako kaagad nang may sumitsit sa akin ng maraming beses. Kapansin-pansin din at tila kumulimlim sa labas na naging dahilan para dumilim din sa loob ng kwarto. Nagpatuloy ang pagsitsit at natuntun kong nanggagaling yon sa damitan. At muli akong kinilabutan papadudot ng unti-unting umusok ng itim sa likod ng mga damit na nakahanger. At ang usok na ito ay parang humuhulma bilang katawan ng isang babae. Lalong nanginig ang buong katawan ko nang biglang dumilat ang figura sa likod ng mga damit. Matingkad na kulay pula ang mga mata nito tapos ay unti-unti na naman siyang lumalabas para lumapit sa akin. Mabilis akong sumigaw sa labis na takot. Tinawag ko ang pangalan ni Mama pero hindi siya nagre-response. Sinubukan kong bumangon pero huli na ang lahat, Papa Dudut. Pumaibabaw na sa akin ang nilalang. Ibinukan niya ang kanyang bibig at nilabas niya ang kanyang mga ngipin na matatalas. Tapos sa loob ng kanyang lalamunan ay meron ding dumilat na dalawang mata na kulay pula. Nanginig ako sa takot at nagpatuloy sa pagsisigaw. Pero mabilis ang kilos ng nilalang at sinunggaban niya ang aking leeg. Bigla akong nagising sa aking bangungot, pawis na pawis, at naghahabol ng hininga. Tiyempo namang nagmamadaling pumasok si Mama para lapitan ako at tulungan. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Binabangungot ka na naman ba? Nag-aalalang tanong sa akin ang aking ina. Mama, yung halimaw, nasa likod ng mga damit natin, naiiyak kong sumbong sa kanya. Naguluhan naman si Mama sa aking sinabi. Anong halimaw? Ano bang itsura niya? Nagpapanik naman akong sumagot. Nababalot po siya ng kulay itim na usok pero mahaba po ang buhok niya at maputla ang mukha. Tapos namumula ang kanyang mga mata at maraming matatalas ng ngipin. Tapos sa loob po ng bibig niya ay may dalawang mata rin na kulay pula. Sasakmalin po niya ako. Kuwento ko. Nagbuntong hininga naman si Mama. Vonnie, panaginip lang yon. Hindi yun totoo. Sinusubukan niyang pakalmahin ako. Totoo po ang sinasabi ko.
Hindi po siya panaginip, dalawang beses na po siyang nagpakita sa akin. Pagpapatuloy ko naman. Matagal nang nakahangre dyan ang damit natin. Wala ka namang nakikitang nakakatakot ngayon lang, ang sabi pa ni mama sa akin. Simula po nang dumating yung damit na yon, napadala ni tita ay nagsimula na po siyang magpakita sa akin. Insist ko. Tumayo naman si mama at lumapit sa damitan pagkatapos. Saan ba dito yung tinutukoy mo? Usisa niya. Yung kulay red at black po, yung may takip sa ulo, sagot ko naman. Etong sweatshirt ba ang tinutukoy mo? Pagkaklaro ni mama habang hawak niya ang tamang damit na tinuturo ko. Opo ma, nakita ko po yan kagabi na lumiliwanag tapos parang may nagsusuot. Tapos noon dyan ko na po nakikita yung halimaw na babaeng itim na may pulang mata, ang sabi ko sa kanya. Hoping na paniwalaan ako ni mama sa pagkakataong ito. But to my disappointment ay muling ibinalik ni mama ang sweatshirt sa damitan at nagwika. Kulang ka lang siguro sa tulog kaya kung ano-ano ang mga napapanaginipan mo, magpahinga ka na. Ma, doon na lang po ako sa sofa matutulog, pakiusap ko sa kanya. Buti na lamang at pumayag si mama kaya pinagdala niya ako ng isang unan at kumot tapos ay sabay kaming bumabana. At doon ako nahiga sa sofa kung saan ay nakatulog ako ng mahimbing. Simula noon papadudot ay natakot na ako matulog sa aming kwarto kaya nagpa siya na lamang noon sina mama at papa na sa sala na lamang kami matulog simula noon. Pero tuwing gabi ay kapansin-pansin ang mga yabag at paggalaw ng mga gamit namin sa kwarto. Akala ko nga ay ako lang ang nakakarinig noon pero maski sina mama at papa ay naririnig din ang mga kababalaghang nangyayari doon sa kwarto namin kung saan ay naroon ang mga damit namin. Hanggang sa isang madilim na madiling araw na alimpungatan ako nang marinig ko ang mga yabag na pababa ng hagdanan. Agad kong ginising noon sina mama at papa. Nalimpungatan naman sila at maski sila ay nagulat din sa mga narinig. Agad na bumangon noon si papa para buksan ang ilaw ngunit hindi yon mabuksan. Nagpa siya naman si mama na bumangon din at kunin ang flashlight sa drawer malapit lang sa sofa na tinutulugan ko. Nang ilawan papadudot ni mama ang flashlight, biglang bumungad sa harapan namin ang babaeng may pulang mga mata at matatalas ng ngipin. Sumigaw ito ng napakalakas at para bang nanggagaling sa impyerno ang kanyang boses. Dahil dito ay napasigaw si mama at papa sa sobrang takot at nabitawan pa nga ni mama ang hawak niyang flashlight dahil sa pagkagulat. Pagkatapos noon ay agad nila akong hinila at kinarga ang mga kapatid kong natutulog pa. At doon ay nagmamadali kaming lumabas ng bahay. Tiyempo namang paglabas namin ng bahay ay biglang nagsara ang pinto at hindi na namin yon mabuksan. At kitang-kita namin na sumili pa sa bintana ang babaeng may pulang mga mata. Papadudot, hindi makapaniwala ang mga magulang ko sa aming nasaksihan. Sinabi ko naman sa kanila na yon ang nakikita kong gumugulo sa akin tuwing natutulog ako at alam kong hindi yon bangungot dahil gising ang diwa ko noon. Kaya doon na kami nagpalipas ng gabi sa labas ng bahay. Pagkatapos ay kinaumagahan pagsikat ng araw ay agad kaming tumungo sa simbahan para humingi ng tulong sa pare. Fast forward. Dumating ang pare sa bahay namin at binindisyonan ng holy water ang buong bahay. Samantala ay kinuha naman ni Papa ang sweatshirt na madalas kong ituro na sanhin ang pagpapakita ng masamang nilalang sa aming bahay. Agad niyang nilabas yon, pinabindisyonan sa pare at saka sinunog sa labas ng aming bahay. Papadudot, kitang kita namin na may lumabas na itim na usok sa sweatshirt na yon habang nasusunog. Alam namin hindi ito ordinaryong usok kasi naghuhugis tao pa ito. Samantala mukhang nakita rin yon ng pare at nagdasal. Binigkas sa mga salitang sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Umalis ka, kampo ng Diablo. Mamayang kaunti ay nawala na ang itim na usok at ordinaryong usok na lamang ang nakita namin habang tuluyan ng ginawang abo ang haunted sweatshirt. Father, hindi na ba magbabalik ang masamang espiritu na yon? Nag-aalalang tanong ng aking ina sa pare. Hindi na,
Nagapi na siya ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero hindi lang siya ang dapat ninyong katakutan dahil marami pa sila sa paligid. Ang mabisang panlaban sa mga katulad nilang kampo ng kadiliman ang inyong matibay na pananampalataya sa Diyos. Wika ng pare sa amin. Samantala, gumawa naman ng paraan si Papa para makapag long distance noon sa tita ko sa Amerika. At doon ay kinumpronta niya ito tungkol sa pinadalang sweatshirt. Si tita naman ay wala daw malalang nagpadala ng sweatshirt sa katulad ng sinasabi namin. Hindi raw siya magpapadala ng sweatshirt kasi alam niyang mainit dito sa Pilipinas. At yung mga sweatshirt na mabibili sa Amerika ay pang malalamig na lugar lamang. Pero may kutob si tita na baka napasama lamang ang sweatshirt na yon nang ipinabalot niya ang balikbayan box sa isang kaibigang Pinay na suspecha niya ay may lahing mangkukulam. Kung ano man ang intensyon ng kaibigang Pinay kung bakit nilagay ang sinumpang sweatshirt na yon sa loob ng padala ay hindi po namin alam. At saka nakagalitan na rin daw ni tita ang naturang kaibigan at hindi na sila nagkikita pa o nagkakausap. Pagkatapos noon ay humingi ng sorry si tita sa aking ama at nangako na babawi ito at magpapadala ulit raw siya ng balikbayan boxes. Pero sisiguraduhin na raw niyang siya ang magbabalot at mag-iimpake nito. At yun, nagkaayos ulit sila ni Papa. Sa kabilang banda, pagkatapos ng insidente yon ay muling bumalik na sa normal ang mga buhay namin. Naging tahimik na at maliwalas ang buong bahay at nakabili na rin sina Mama at Papa ng mga cabinet at higaan kaya hindi na nakakatakot. At saka kahit na natutulog na ako noon sa kwarto ay hindi na ako binabangungot. Sa puntong yon ay alam kong tapos na talaga ang aming problema. Papadudot, sa ngayon ay matanda na ako at may sarili ng pamilya pero kasama ko pa rin sa bahay ang aking mga magulang. Dito na kami sa Cainta, Rizal nakatira ngayon at ayos naman ang buhay namin. Samantala, eto yung karanasan ko na hanggang sa ngayon ay sobrang malinaw pa rin sa akin ang mga pangyayari. Para ba siyang naka-high definition sa alaala ko? Sa tuwing nagkikwento ko ito sa mga kaibigan at kamag-anak ko ay pati na rin po sa asawa ko at mga anak ko ay hindi ko maiwasang mangilabot. Hinding-hindi ko makakalimutan ang itsura ng masamang espiritu na yon. Ang nilalang na nagmamay-ari ng haunted sweatshirt. Pero alam kong hindi na siya babalik dahil armado kami ng pinakamalakas na armas laban sa mga nilalang na supernatural. Ang matibay naming pananampalataya sa Panginoon. Papa Dudut, ito lamang ang may babahagi ko sa inyo sa ngayon at sana'y mabasa po ninyo ito at umaasa po ako na sana'y maitampok ninyo ang aking kwento sa inyong YouTube channel. Muli, thank you very much and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Vonnie Karingal. Huwag kalimutan, mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.